Yo, what's up mga idol? No, bali ngayon, pag-uusapan na natin itong si Gibbons mga idol. Agree ba kayo sa akin na nagiging demonyo na ito sa buhay ni Champ John Casimero? Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ano pa hinihintay mo? Mag-subscribe na dito kay Ben Solid Dogs, aka Batang Mindanao. Okay, bakit mo nga ba nasasabi na parang nagiging demonyo na itong si Gibbons sa buhay nitong si Champ John Casimero mga idol, mga kabatang Mindanao? Kasi dati mga kabatang Mindanao, siyempre, di ba, sa tamis ng kanilang pagsasama. At ganun naman din kapait ang kanilang paghihiwalay. Kasi bakit mga idol? Eh, alam nyo na, di ba, minsan kasi kung sino pa yung mga taong talagang napakabait. Honestly, real talk to mga idol. Siya pa talaga, oo, ang laging naaabuso sa mundong ibabaw. Kaya lagi natin tatandaan, no, yung sobrang kabaitan, mga idol, maganda naman yon. Pero talagang, kung talagang sobrang mabait sa mabait sa mabait, putang ina, ang dami mga tao na talagang nag-take advantage nito, di ba? Isa na dyan dito si Tabalolo, oo, yan si, alam nyo na yan, yung si Gibbons mga idol. Noong panahon na nagsama sa kasagsagan itong si Champ John Casimero, until now, nasa kasagsagan naman talaga itong si Champ John Casimero. At ito ay isa sa mga hindi niya matanggap mga idol. Kasi alam naman natin, no, kung sino ang handler dati itong si Champ John Casimero, at talagang naambunan sa kasikatan itong si Gibbons. Ang dahil dito kay Champ John Casimero, sus, grabe mga idol, pag si Champ John Casimero, siyempre pag nagiging handler kanya, alam naman natin kung sino si Casimero sa mundo ng boxing. Talagang world class yan. Oo, at may narating, may napatunayan. Hindi yung parang sa mga ano niya ngayon na nagbe-build up pa lang siya ng pa-champion. Yung iba, nagiging champion sa isang division. Pero iba talaga ang karisma nitong si Champ John Casimero mga idol. Iba ang hatid, iba talaga ang tulak sa masa mga idol pag si Champ John Casimero. Parang may kasamang exciting panoorin mga idol. Kahit nga isang isang titik lang na lalabas sa bibig nitong si Champ John Casimero, talagang yung mga tao, lalong-lalo na ang mga Marites, nakikiabang mga kabatang Mindanao dito na. Oo, talagang inggit talaga itong si Gibbons, no? Kasi bakit mga idol, wala man lang sa mga kalingkingan niya yung mga nasa tao niya, nasa pabor niya ngayon, nasa kamay niya ngayon, sa kanyang pangalaga, yung alidad ni Champ John Casimero mga idol, na talagang hinahanap ng lahat mga kabatang Mindanao. At dito mga idol, noong mga panahon na nandun tayo, nasabi ko na to sa mga last vlog ko mga kabatang Mindanao, na talagang itong promoter ni Champ John Casimero, sila Masayuki Ito, talagang gustong ipadala itong si Champ John Casimero doon sa laban itong si The Monster na Uya Inouye, at saka itong si Fulton mga idol. Pero talagang putang ina, oo, ay nako Gibbons, bakit nga ba pinipigilan at nakikiusap pa kay Mr. Honda mga kabatang Mindanao na huwag nang ipa-attend ito si Champ John Casimero, kasi baka magkagulo pa at hindi mapansin. Oo, itong si Tabales, which is ito yung kababayan din natin, na talagang saludo naman ako dito, walang problema to sa atin mga kabatang Mindanao. Gaya na sinabi ko sa inyo, pag ibang lahi talagang lalaban dyan, at tapos Pilipino pa andun sa, or siyempre dugong Pilipino ang nalalaytay sa atin, kaya siyempre suportado natin si Tapales. Pero dito lang sa kanyang busing mga idol, putay na, iwan ko, busing ba to, waxing-sing ba to, talagang grabe at kadimunyuhan itong taong ito mga kabatang Mindanao. Kahit nga pagpunta doon, pinipigilan talaga, nakikiusap siyempre mga idol. Kung hindi napupunta doon si Champ John Casimero, at ito po ay kagustuhan ng kanyang manager, siyempre sa promoter, hindi natin sabihin na mahina yung promoter niya. Ayaw lang nila banggain yung si Mr. Honda kung sakaling mag-declared mga idol na wag na, upang yung laban ni Tapales if manalo itong si Naoya Inoue,
wala nang magiging adlaw at nandun yung hype mga kabatang Mindanao. Alam naman natin eh, nasa future talagang magkakakross din ang landas nito. Itong si Champ Jan Aksimero at saka itong si Nauya Inui mga kabatang Mindanao. At dito talaga lumalabas yung pagiging demonyo na nitong si Gibbon sa buhay nitong si Champ Jan Aksimero. Grabe, kahit na sa mga bagay-bagay na maliit mga kabatang Mindanao, pinapasok na niya, di ba? Kahit nga dun sa mga sandali na talagang lugmok si Champ Jan Aksimero, alam naman natin kung sino ang nasa likod nun. At ito pa mga kabatang Mindanao, yung si Champ Jan Aksimero ay talagang lugmok na lugmok mga kabatang Mindanao. Yung parabang nasa putik mga idol, putang ina. Oo, talagang nangangasar pa tong demonyo na itong taong ito sa ating kampiyon na talagang hinahangaan. Ito si Champ Jan Aksimero, talagang mayroon pang mga papramis-pramis mga idol. Mayroon pang talagang, nako, basta ano ba, para sa akin mga idol, iwan ko mag-agree kayo no, na nagiging demonyo na ito sa buhay nitong si Champ Jan Aksimero, itong si Sean Gibbons mga idol. Kung gaano siya kabait dati, ganun din siya katarantado ngayon mga kabatang Mindanao. Kaya dito mga idol, lumalabas talaga sa kanya yung pagiging demonyo niya sa buhay ni Champ Jan Aksimero. Kaya yun lang mga idol, mga kabatang Mindanao. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na kay BM Solid Vlogs. Uulitin ko, hindi mahina. Hindi mahina kundi makapangyarihan din itong promoter ni Champ Jan Aksimero. Bagko sila po ay medyo sumusunod lang mga idol, kasi alam naman ninyo no kung sino ang nasa likod nitong TVB promotion mga idol, which is si Honda din. Alam naman natin sa future na darating yung time na magkaalaban din itong si Champ Jan Aksimero. In a perfect time mga kabatang Mindanao, mayroon tayong tinatawag na kadar. Kung siya po ay nakatadhana, nakadestiny, yun po ang ibig sabihin ng kadar, sa salitang kadar. Kung siya po ang nakatadhana, nakapag-destiny dito sa taong ito or sa bagay na ito, talagang mangyayari yan sa tamang panahon, sa akdang panahon, sa talagang the right time kung tinatawag, di ba? Mayroon tayong mga tamang panahon mga kabatang Mindanao. Kaya ako po ay naniniwala na nakikipag-ride on lang itong promoter ni Champ Jan Aksimero, kasi ayon sa tuno ng pananalita ni Idol Mark Alisna no, The Real News. Oo, yung parabang giveaway na lang, yung parabang pagkakasalita niya mga idol, di naman direct, pero parabang hindi na matutuloy yung pagpunta nitong si Champ Jan Aksimero, na sana po ay dadalo siya upang kahit paano makita ng mga Hapones. Oo, na nandun. Oo, nanood. Oo, ang isa sa mga idol din nila na laban na sana magaganap nitong si The Monster na Nauya Inui sa kanilang pambato sa Japan mga idol, kontra sa ating pambato na walang iba, 4 is mga abatang Mindanao. Dito lang yan sa Pilipinas, walang iba kundi si Quadro Alas, Angas ng Pinas. Pero kasi nga yun yung demonyo, putang ina, na wala yung momentum mga kabata, kasi bad trip. Oo, putang ina. Kaya yun, nasasabi ko talaga na parang na demonyo na, yung parang demonyo na talaga. Oo, ang dating nitong si Sean Gibbon sa buhay ni Champ Jan Aksimero. Yun lang mga idol, salamat. Please subscribe BM Solid Vlogs.